ako ay probinsyano. Hindi totoo yan! Dahil hindi mo totoo yan! Hindi mo totoo yan kasi lumalingan po yan! Director, hindi mo totoo yan! Ayan, Director, kilala niyo naman po si Cardo, ah! Hindi si Cardo yan! Hindi niya magagawa ng asawa ko! Ricardo Dalisay ay isang alagad ng batas at dapat tayo'y pinagtatanggol laban sa terorismo, laban sa mga rebelde. Subalit ngayon ay nanganganib lahat ang ating buhay sa kanya. Kaya ngayon, sa 10 milyong pabuya kung sino man ang makakakita kay Romulo Dumagin, ay kasama na roon si Ricardo Dalisay. Sana sinama natin si Buitre. Kailangan niya din mag-happy-happy. Tama. Paano naman makapag-relax din siya? Kamukha sa akin. Hindi. May sarili siyang selebrasyon, sigurado ko. Dahil tagumpay ang plano niya laban kay Romulo at Dalisay. Puro papuri nga nababasa ko tungkol sa kanya. Hindi mo to. Nakawala sa kanya yung mga tao. Kaya sigurado, ibaboto siya sa susunod na eleksyon. Sigurado na yung panalo niya sa eleksyon. At pag nanalo siya, kasama tayo sa pag-alat niya. Kaya na reporter ka. At meron kang tungkulin na sabihin ang katotohanan sa publiko. Pero alam ko na magbubulag-bulagan ka at alam kong pagtatakpan mo ang asawa mo na nag-traitor siya sa ating gobyerno. Simula pa lang po sa simula. Nagtapat ang asawa ko sa kanyang tungkulin. Naiintindihan kita, mahal mo ang asawa mo. Pero kung mahal mo ang iyong bayan, ay makikipagtulungan ka sa amin upang mahuli ang asawa mo para magbigyan ng hustisya ang lahat ng biktima ng pulang-araw. Kalyaga, mayroon akong sasabihin sa iyo napaka-importante. Napakalalim na bagay ito pa. Si Director Hipolito ay dating miyembro ng pulang-araw. At kasamahan siya nila Romulo Dumagin. Pinadala siya dito sa Maynila para pag-aralin at itanim sa gobyerno. Para protektahan at pangalagaan ang pulang-araw. At para maisulong ang kanilang mga pinaglalaban. Pero si Director Hipolito pa, ang nangunang para puksain ang pulang-araw. Ngayon sabihin mo sa akin kung bakit kailangan kong bumitaw. Ngayong maraming demonyong ali-aligid sa ating paligid, kailangan kong tuparin ang aking pangako sa mga tao na ipagtanggol sila laban kay Dumagin. At ngayon ay kay Dalisay. Ang ibig mo sabihin, si Director Hipolito yung tiwaling kahunin ng gobyerno na sinasabi mo dati? Hindi pa kami sigurado, Aliana. Aliana, kinakailangan namin ngayon ng tulong mo. Kinakailangan mong linisin ang pangalan ni Romulo Dumagin. Dahil hindi totoo ang lahat ng mga sinasabi ni Director Hipolito. Tama ka, Pilo. Pagkakwartahan na yung tawag ni Mitre. Eh, ano nga pagkakapirahan yan? Malaki-laking bonus to. Teka lang. Parang alam ko na to eh. Pag sineswerte nga naman tayo, tira mo, parating pa lang ang Pasko, maunahan pa ng bagong taon, puto ka na! Kumusta ang pinagagawa ko sa inyo? Handa na ba lahat? Handang-handa na, sir. At malakas ang pinagawa namin. Mapapaaga po ang bagong taon natin, sir! Happy New Year! Boom! Pagbutihin ninyo ang trabaho ninyo. Baka may makakita sa inyo, bumalpak na naman ang plano ko. Oo naman, sir. Kapag pumagsaka, madadamay kami. Kaya hindi namin nahayaan yun. Alam niyo na kung anong gagawin ninyo. Sige, sir. Mayayanig na naman ang Maynila. Ang iniisip niyo, nakalabang ko si Director Hipolito. Hindi, kalabang ko lang siya sa politika. Dahil kami ay tumatakbo sa pagkasenador. Pero iisa lang ang aming layo niyo. Ang masigurong tahimik at mapayapa ang ating bansa. Kaya humihingi ako ng tulong sa mga supporters ko na may kaya. Gusto kong lumikob ng 20 milyon. Para saan po ang 20 milyon, Senator? Ito ay donate ko sa NDA para mahuli si Romulo. Panahon na para matigil ang kasamaan ng pulang-araw. Bilib talaga ako sa iyo, Senador. Biro mo. Ako ang pang makisakay sa balita ni Hipolito. Kung si Director Hipolito nagdrama, ikaw naman ang namabas na palaban at matapang una. Saka mas maganda sa imahe mo yun, Senator, na hindi karibal ang tingin mo kay Director Hipolito dahil tinutulungan mo siya. Bravo! Bravo! What a brilliant performance! He could be a better actor than me! Dalisay, saan ba natin pupuntahan ng lolo mo? May CIDG. May krami. Ha? Huh? Teka, baka ako naman ang sumabit dyan, ha?
Alam mo naman, medyo mainit din ang pamilya namin sa mga para. Kaya nga, chichempo tayo. Ihintayin mo siya sa parking lot. At pagkatapos nun, sabihin mo naghihintay ako dito. Kinakailangan ko siya makausap. Yun, carry ko na yun. Are you here to interrogate me? Aren't you on my side anymore? Always just been on the side of truth. Are you listening to yourself, Dan? Kinakampihan mo si Dalisay. Hindi na importante sa'yo ang lahat ng mga nagawa ko. Hindi ko makakalimutan na sinigit mo ang buhay ko. I owe you my life. But I owe my son justice. Yan ang pinaka-importante sa akin ngayon. Gusto ko malaman kung sino ba talaga ang may gagawa ng pagkamatay ng anak ko. At alam kong yan din ang gustong mangyari ni Dalisay, kaya hindi ako naniniwala. Nakakampi siya sa pulang araw. Ayan niya, Senador. Pag nanalo ako, magkakasama tayo sa Senado and I will be happy to work with you soon. Huwag kang mag-alala. Ako ang unang-unang magwe-welcome sa iyo sa Senado. Alright. We will talk again soon. Mayayanip ka rin sa mangyayari, Matthew. Tingnan ko lang kung makakahabol ka pa sa akin. Saan kayo pupunta? Sa palengke. Palengke ko yan. Kasi marami tayong kakain mamaya eh. Magluluto kami lahat ng masarap na pagkain, di ba, anak? Oo, oh, Nay! Kuya Bruno, bibili kami ng pang crispy pata, pang bulalo, at saka pang kare-kare. Bigla kayong bumain. Nay! Wala, kuya. Siyempre, naisip ko naman kasi na wala naman talagang mangyayari kung makikipag-angasan pa rin ako kay Carto, di ba? Di ba sabi mo, nandiyan na yan eh. Itanggapin na namin. Tutulungan din kita para makapaghiganti ka dyan sa Ricardo Dalisay. Maraming salamat, Senator. Kung sino ang kaaway mo, kaaway ko rin. Let's drink to that. Congratulations for a job well done. Sabi ko naman sa inyo, sir, walang kahirap-hirap. At nag-ingat din kami, kaya wala nakahalata sa amin. Yung isang pinapagawa ko sa inyo, nagawa niyo na ba? Yes, sir! Pag nakita ng mga pulisyon at ng mga tao, sigurado, hindi sila magdadalawang isip na iisa lang ang grupong gumawa nun. At lalong madidiin si Romulo at Dalisay. Medyo lang! Sir! 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 S
ginawa niyo? Pati pamilya namin na damay. Tama, tama. Kami nga. Alam namin sa bahay niyo nagtatago ang mga bulang araw, pero nanihimik kami. Pero kung dodosin, pwede kami yung magsumpo. Pero hindi kami nagsumpong. Dahil kayo sa tayo. Yan. Nag-aat sa'yo, mga kaibigan mo daw. Dali. Nuno, buti na hanap niyo yung bagong bahay ko. Ano ba kailangan niyo? Hihingi sana kami ng tulong sa'yo eh. Natuntunan ng mga pulis yung tirahan namin. Ganun ba? Eh, buti dito niyo naisipan tumuloy. Eh, dito, ligtas kayo. Nichismoso yung mga kapitbahay ko. Pasok kayo! Pasok kayo! Salamat. Pasok kayo lang. Abi, kung nabahala sa kanila, umutang muna ako ng pagkain nila. Pumuna kayo. Kahit ako ay probinsyano, di uurong kahit dehado. Pag sumipat asintado,